Ayan, what's up mga katrupang kapalaboy? Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to my channel. So, ngayon guys, nandito na naman po si Boy Palaboy Muto Vlog. At nakikipagkwentuhan para, ayan, meron na naman po kayong matutunan kay Boy Palaboy Muto Vlog. So, ayan mga katrupa, katulad pa rin ng dati ay pag-usapan po natin habang tayo po ay nagmumotor. So, what's up guys? So, shout out muna sa mga katrupa nating patuloy na nag-suporta kay Boy Palaboy Muto Vlog. So, ayan, magandang hapon sa inyo mga mom and sir. Sa mga kabataan, ayan, special mention kay Sian Agan, ayan, na patuloy na nag-aabang sa ating mga upload. Bus, ayan, si Bus Leo ang ating trupang XRM Bikers Club member. Si Bus Leo, sana po ay nakunan ka ng ating kamera, Bus Leo. Dahil sa channel natin ay wala namang ano po, mag-subscribe ka o hindi, yung ating lang dito ay yung nagaganahan lang sa mga vlog natin. Hindi naman natin na kailangan na i-force na silang lahat ay mag-subscribe kahit hindi naman nila gusto yung ating channel. Ayan. For example, meron po tayo mga kaibigan na hindi po marunong mag-motor. Eh, alam nga naman na sila po ay magsusubscribe. So, nasa kanila lang yun, di ba? So, magsubscribe sila. So, what's up guys? Nandito na nga po tayo ngayon sa ating panibago na namang topic na meron kayong matutunan kahit kunti lang, at least karagdagan na rin po nga kaalaman para sa inyo mga katropa. So yan, umpisa na po natin. So yung ating po topic ngayon ay tungkol po sa kung ano yung dapat nating dalhin kung tayo ay nagmumotor. Yan. Kahit saan, short rides or long rides, ay dapat po natin dalhin itong mga bagay na ito. Dahil ito po ay importante pag ikaw po ay nagmumotor. So ayan mga katropa, no? What's up? Sisimula na po natin. Ang una po ay ano nga ba yung isang bagay na dapat nating dalhin kung tayo ay nagmumotor. Unang-una po sa lahat ay nako, singit lang natin yun si kuya, no? Nagsisignalize po siya pero ayan, malapit na siyang ilang layo na lang, paliko na siya, no? So hindi po yan pwede. Dapat po pag kayo ay lumiko sa mga ilang layo pa lang ay nagsisignal. Huwag po yung basta-basta nagsisignalize din liko na po, ano? So yan, kasi masyashock po yung sumusunod sa inyo. So what's up guys, balik na tayo sa topic. Ano nga ba yung isa nating dalhin na bagay kung tayo ay nagmumotor? Ang unang-una po sa lahat ay dapat po natin na dalhin yung tinatawag natin na UR at saka CR. Ano ba yan yung UR-CR? Dahil ito po ay registro at papilis ng inyong mga motor. So ayan mga katrupa, dapat po kung tayo ay nagmumotor o kaya ay nagdrive, saan man tayo patungo, ay dala-dala po natin yung ating UR-CR. Ito po. At karagdagan po sa yan ay yung ating authorization. Paalala lang po sa mga bumibili ng bagong motor, ay talagang wala po tayong original plate number. Dapat po ay dala-dala nyo yung inyong authorization. Yan, authorization. Kung kayo po ay gumagamit ng improvised plate at hindi pa po kayo gumagamit ng inyong naka-assign na original plate number. Pangalawa, yung ating susunod na dalhin kung tayo ay nagmumotor, siyempre
daladala natin yung ating lisensya. Ayan, driver license. Dapat po ay daladala natin yan. Kasi Chuck, pag hindi mo po dala yan, ayan, pag may checkpoint, unang-una talaga yung hahanapin ng mga tao na nagpapatupad sa kalsada yung ating driver license. Ayan. So sana naman po yung dalawang yon ay hindi nyo iiwan, at magdala po kayo kung may mga U-box po kayo sa inyong kasi may mga motor na walang U-box, di ba? So ayan, kahit sa pitaka, magdala po kayo ng kahit Xerox lang po, at least meron po kayong maipakita. Ayan. At kung may dala po kayo dyan ay simple naman, dapat hindi yung expire. Ayan, mga katropang kapalabo. So ayan po yung ating pangalawang dalhin pag tayo ay nagmumotor. Pangatlo po tayo, dapat po pag ikaw ay nakasakay na ng motor, dapat po ay suot-suot mo yung inyong mga nagagandahang mga helmet. Ayan. Kasi importante po sa ating pagra-rides. Kasi importante mo yan sa bawat nating rides ay naka-helmet po tayo. Hindi lang po pang proteksyon sa ating ulo, ay sabi ng iba karagdagan na pogi points. So ayan mga katropa, hindi lang po pamprotekta, kundi isa rin po yan na violation sa ating LTO o kaya yung mga nagpapatupad sa kalsada, yung hindi nagsusuot ng helmet. Mas mabuti po kung naka-complete gear po kayo, may knee pad, ayan, may elbow So ayan mga katropa, medyo hindi po sangayon yung panahon, medyo uulan po ano. So ayan, medyo bilisan lang po natin. Sana po ay masundan nyo ako. Ayan mga katropa. So ayan po yung ating pangatlong dapat nating dalhin o kaya isuotin, yung ating helmet. So ayan mga katropa, simple lang naman, hindi naman yan masyadong mabigat sa ating pagra-rides, dahil pwede lang po yung mga lisensya o CR ay atin po ilagay sa ating mga wallet, dahil pag naka-fold po yan ay pwede po natin liitin, di ba? Yan po yung ating dalhin. So nasa pang-apat na po tayo. Siyempre pag nagra-rides po tayo, dapat may extra money po tayo, di ba mga katropa, alams na this. Dahil hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari sa kalsada habang tayo ay nagmumotor. Pwede po tayong masiraan, pwede po tayong ayan, yung ating mga ligid ay natutusok. So ayan, kung wala po tayong extra money ay wala po tayong panggasto. At simple, pag tayo ay nagra-rides ay dapat nasa isip na po natin yan na dapat po ay may pambili tayo ng gasolina. Ayan, so importante po sa bawat rides, meron din po tayong extra money. So ayan mga katropa. So ayan lang naman mga katropang kapalabo yung ating dapat dalhin kung tayo ay nagra-rides. So except na po yan sa may mga iba pang dalhin, pero sa akin lang po yan pong apat na yan po yung importante na dapat dalhin natin pag tayo ay nagra-rides, di ba? Kasi yung mga pagkain, mga ano, nasa extra money na po yan, di ba? Dahil pag tayo ay nagugutom, pag wala tayong pera, hindi naman pwede sa lahat ng oras ay magdadala tayo ng pagkain, di ba? So ayan, yung apat na po yan ang dapat nating dalhin. Maliban na lang po sa mga katropa natin na gusto magdala ng marami pa. Dahil depende na po yun sa kanilang
plano sa kanilang rides kung sila po ay saan po sila patungo. Dahil yung iba magdadala ng tent, kung sila ay may mga outing, magdala ng kahit ano. Basta depende na yun sa patutunguhan nila, no? Dahil yung iba, so nagdadala ng mga power bank, nagdadala ng mga cellphone pang selfie, pang video sa mga magagandang tanawin. So nasa inyo. Pero yung akin lang po, yung apat na yun, yun po yung importante na dapat dalhin. At yan po, yung apat na yan, ay yan po yung talagang daladala ni katrupang Palaboy pag siya po ay nag-amumotor. So, uulitin ko po, baka hindi nyo po narinig yung iba at baka na-skip nyo po. So, wag po natin i-skip para at least isa-isa po natin malaman. Dahil importante po ito, para po ito sa inyo at hindi lang po para sa akin. Kung kayo po ay nagdadala ng mga ganyan, ay baka meron pong hindi nyo dinadala, karagdaga na rin po ito kaalaman para sa mga katrupa nating motorista. So ayan mga katrupa, ayan lang naman po. Uulitin ko po, ang una po natin dalhin ay dapat po daladala natin yung papeles sa ating motor, yung UR at saka CR ng ating motor. Kung kayo po ay naka-improvised plate, dapat po may daladala kayong authorization. Ayan. Pangalawa po ay dapat po daladala natin yung ating driver license. Ayan. Importante po yan sa ating pagmumotor. Pangatlo po ay dapat po tayo nakasuot ng ating helmet. Ayan. Hindi po natin sabihin dalhin, no? Kundi suotin nyo po yung ating nagaganda ang mga helmet. Pang-apat po, yun. Pang-apat po, siyempre, may extra po money tayo para may panggasto po tayo. So yan mga katrupa, sana po sa simpleng video na ito ni Boy Palaboy ay meron po kayong natutunan o meron po kayong naidagdag sa inyong koleksyon, sa inyong kaalaman. So ayan lang naman po yung topic natin ngayon. Share ko lang po sa inyo kung ano po yung dinadala natin sa ating pagmumotor. Dahil baka makalimutan nyo po. At may mga checkpoint, ayan, alams na dis. So what's up mga katrupang Kapalaboy, hanggang dito na lang po yung pagbablog ni Trupang Palaboy. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa vlog natin. Sana po sa susunod nating mga vlog ay nandyan pa rin po kayo patuloy na sumusuporta at nakikinig sa mga tips at mga karagdagan impormasyon. Dahil gusto ni Boy Palaboy, sa bawat rides po natin ay laging uuwi tayo ng ligtas. So dahil sabi ko nga po sa channel natin, ang tunay na malakas yung nakakauwi ng ligtas. Boy Palaboy po, ang bugoy pero tisoy. See you next vlog.